Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 ang puntahan ng bayan, kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01 ng gabi. Ang hottest issues sa entertainment. Ang juiciest chikas sa mga paborito mong stars. Ang mga usong diskarte na pwedeng pagkakitaan. At mga racket na kayang-kaya mong matutunan. Ito ang programang Pag-iisahin ang Show at Business. Showbiz Sideline. Nasa sentro ng kita at chika sina Owl Pass at Jaiho. Showbiz Sideline. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. 9:02 ang oras, mga kaserbisyo. Heto na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Wait, Papa A. Owl Pass. Dito lang sa Showbiz Sidelines. Alas 9 na naman, oras na para pakinggan ang panibagong chikahan na kung anong mainit na kaganapan. Dito sa radyo sa East 30, tutog ang tengat mata. Apitid sa kinang ng mga tala, may kasama pang things for you, diba? Mama Jaiho, ano bang ganap sa favorite artista ko? Papa Owl Pass, ano ba ang pwede pong side hustle mo ka? Magandang Friday evening sa lahat ng mga kaserbisyo. August 30, 2024 sa oras na 9:03. Heto na po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho! Cute evening naman po sa inyo. Siyempre hindi nag-iisa si Jaiho! Yes. Andito rin po ang ginulat pero nanatiling matatag. Totoo. Papa Owl Pass. Daming comments. Looking forward po kami. More gulat. Wala. Lumawa yung esophagus ko kahapon. Buti na ibalik ko lang. Kaloka. Sabi nila, i-compile po namin yan para sa anniversary po. Meron dami rin nag-message sa akin. Ano daw? Sabi niya, lait pa more sa mga retoke. Walang retoke. Oh, skin lang ako ngayon. Sa mga nakikinig sa kanilang transistor radio via radio 630 kilohertz sa AM band. Opo, pwede nyo rin po kaming mapanood sa bayang mapakinggan din po sa ating mga digital and TV platforms. Diba, meron tayo sa YouTube at Teleradyo Serbisyo, meron tayo sa Sky Cable Channel 26, meron tayo sa 183 local cable channels nationwide, at ang mga kaserbisyo natin na wala sa Pilipinas all over the world via the Filipino channel at iWanTFC. At yung mga nakasakay sa bus, sa jeep, sa barko, ang mga hihintay sa pila, hawak ang cellphone, pero nakatutok sa YouTube. Aba, 724,000 subscribers na po ang Teleradyo Serbisyo. Yes. Kung hindi ka pa nagsubscribe, subscribe na. Share. Go for 1 million HD kami. Malinom na malinaw. Mas maganda sabayan nyo ng radyo. Ay, ang kanta. Para makita nyo po yung sinasabi ni Papa Owl na puro retoke po yung mukha ko. Hindi po yan totoo. Ngayong gabi nga po, na Friday evening, sabi ko, as much as I want to put makeup on my face, but wag na lang. Kasi sabi ko, tingnan mo, I woke up. Sorry. Biglang gumano yun. Tiktok. I woke up like this. Wala tayo masyadong nilagay na mga kolorete sa face natin kasi pinagandaan natin ang gabing ito. Bukod sa exclusive interview natin, meron tayong special na makakabonding sa programa ng Live na Live. Inantay po ninyo ito buong linggo, and bago tapusin ang week na ito at bago natin
sasalubungin ang Bermonds, ibibigay po namin yan dito sa ating programa. Kaya naman, Papa Awel, yes, kaservisyo, simulan na natin. Ano nga ba ang mga latest na ganap sa mundo ng showbiz? Chika mo na? Chika mo na? Kita mo na? Kita mo na? Showbiz Sidelines! Heto na ang mga pinakamainit na chika sa mundo ng showbiz. Unahin na natin, Blooms. Nag-camp out sa Araneta dalawang araw bago ang general public ticket selling ng Grand Biniverse Concert. Ay! Nag-camp out nga po ang fans ng Nation's Girl Group na Beanie o ang mga Bloom sa Araneta kahapon. Dalawang araw bago ang general public ticket selling ng Grand Biniverse Concert na gaganapin sa November 16 and 17. Ayon pa nga po sa isang fan, nagstay daw sila malapit sa ticket booth para makasecure ng ticket dahil ine-expect na nilang marami ang mag-aabang para sa general sale nito bukas sa August 31. Kahapon nga ay nagsimula na po ang ticket selling ng Grand Biniverse Concert para sa mga Beanie Wand Lucky 88 members at nagpapatuloy ang selling ngayong araw para naman sa mga exclusive members. Pero Papa Awel, paano ito? Nakita ko ang talaga post ng kaibigan natin at ang boss natin na si Sir Roxy Ligigan, yes, so na hindi na po patuloy ang pagbebenta ng tickets dahil, yes, ito po ay sold out. Day 1 and day 2. Correct. Unless, nako, mag day 3 kasi parang ganyan yan eh. History repeats itself, yes, dun sa New Frontier Theater. Na ubus agad ang day 1, day 2, kaya nagkaroon ng day 3. Kahit yung day 3 nila, aba may pa-camp out din kasi nagkakaubusan. Tsaka alam nyo, left and right, nagre-request, hindi po akong bilihan ng ticket at wala po akong kapangyarihan na makabili ng ticket. Kita nyo yung mga Bloom, so nag-sacrifice talaga. Correct. Sa pagpila at nag-camp out. I hope yung mga nag-sacrifice, mm-mm, yung nag-camp out, Papa Awel, mm-mm, yung nag-camping-camping, yes, na doon sa malapit sa ticket selling. Uh-oh. Sana naman lahat yun talaga mga solid kasi aminin mo ha, matatalino. Ate Sheila Tumalinan, yes, I love you. Ate Sheila, hiniram ko yung ballpen no ha, nandito. Ang aming executive producer. Yes. Anyway, going back, Papa Awel, sana naman talagang solid Blooms. Oo. Kasi kung hindi, baka mamaya, alam mo yung oportunista, yung bumili ka ng ticket, mm-hmm, o kami mga kasama ka, tas ang ending, pag malapit na yung concert, mm-hmm, ibibenta mo ng mas higher the price. Correct. The original price. Diba? Kasi aminin mo, matatalino, uh-oh, rin sila. Talagang, mm-hmm, gagawa ng paraan para makapag-negosyo kahit na illegal. Eh, yung iba nga na, balita na hindi sila pumila, hindi bumili ng tickets, mm-hmm, pero bumenta sa online, kumita, okay, sila online, pero wala naman pala talagang tickets. Oh, nakalusot. Scam. Nangyari na rin yan sa Singapore, yes, sa ibang bansa, at dito si sa Taylor Philippines. Swift, oh, my concerts. Philippines. Yes. Kaya, we've learned our lessons kasi na basa na natin yan, nakita na rin natin, na huwag na po ulit papabudol pa. Tama. Pero congratulations sa, yes, Beanie. Pinagmamalaki natin. Go for Grammy. Yes. Hollywood. Ganon. Oh, from Billboard Korea, di ba? Yes. Parang recently kasama nilang SB19. Yes. And speaking of Beanie, I'm not sure if this is new, pero parang nag-post si Sir Jonathan Manalo That's ng Star new. Music. Oh, di ba? New yon. Mm-hmm. Na parang they created or recorded a new version of Kabataang Pinoy sung by SB19 and Beanie. Mm-hmm. So, di ba? Pasabo. Maganda yung ganito. Sila yung sinusuportahan, sinusundan ng mga bagets. Maganda din na sila yung maghatid, yes, ng musika ng mensahe nito para sa mga kabata, yeah, ang Pinoy. Yes, oh, syempre. Yeah. Lalo sila magiging inspirasyon. Hanggang dun lang po. Baka ma-boobs na po siya. Yun. Totoo. Yes. Oh, ito naman, susunod, another magandang balita. Jong Hilario, ay, nagtapos ng Master's Degree in Public Administration. Nagtapos nga po ang It's Showtime host na si Jong Hilario ng kanyang Master's Degree in Public Administrations sa World City College. Nagmarcha si Jong kasama ang kanyang ina, asawa at anak para tanggapin ang kanyang diploma sa PICC Plenary Hall kahapon. Natuwa naman si Jong matapos makakuha ng highest merits para sa Master's Degree. Ayon pa nga sa kanya, bonus na lamang daw ito dahil ang mahalaga para sa kanya ay ang makagraduate siya. I
remember pa paawel nung pandemic days, 'di ba? Nung tayong lahat ay talagang very busy na makipag-meeting or gumawa ng mga iba't ibang ganap natin via Zoom, eh patuloy din ang kanyang online classes. Yes. Kasi dati nung ini-interview ko siya, natatandaan ko na sabi niya, "Sorry, hindi pwede sa gantong araw kasi may klase ako," ganyan. Isang patunay lamang po 'yan, no, na napakalaki po ng bato na nakalagay sa mga balikat ng mga artista na napapanood natin na pumapasok po sa politika or sa public service sa paawel. Dahil, di ba, mas gusto nilang patunayan na yung mga judgment na hindi porke artista kami, eh ito lang kaya namin gawin. Bagkos, kasabay ng aming pag-artista because ginagawa to for passion, yung aming responsibilidad para sa kapwa namin, sa bayan na kanilang pinaglilingkuran, di ba? Kaya, aside dun sa pagiging isang public servant, para to sa kanya, papaawel, sa family niya, na meron siyang maipagmamalaki at masasabi niya sa anak niya na ang pag-aaral ay ang tanging pamana na pwede kong ipabaon sa'yo habang buhay. Correct. Diba? Tsaka iba yung may plano sa buhay. Alam ko yan, yung career path niya, inayon niya yan sa kanyang plano at pinagbubuti niya para maisakatuparan niya ang kanyang mga pangarap. Hindi lang para mag-entertain, kundi pagsabayin pa. Kaya sabi mo nga, yung nakapatong sa balikat, mas marami pa nakapatong sa ulo niya dahil nga, kita mo naman, family man. Yes. Hindi lang naman yung career at yung politika, yung pagiging public servant niya. Yung pamilya niya, yung pag-aalaga niya kay Serena at sa kanyang wife. Na very cute. Na somehow, syempre, inaalagaan niya, ginaguide niya kasi artistahin na rin ang kanyang Vlogs, you can always fly her to the moon, di ba? Tsaka yung kanyang recording, ang cute. Kaya congratulations, Jong Hilario. Ikaw talaga ang sample king. Totoo. Kasi maganda kang sample sa mga nangangarap sa buhay. Totoo. Yan. Yes, perfect. Ito namang susunod, syempre. Bagong tanggol sa FPJ's Batang Quiapo, ipinakilala na. Ay, antaray. Ipinakita na nga po ang bagong bihis ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin sa hit teleserye na FPJ's Batang Quiapo. Sa episode kagabi, makikita ang iba na nga ang pananamit ni Tanggol para sa panimula ng kanyang buhay bilang business partner ni Divina na ginagampanan naman ni Rosanna Roses. Parang hindi ito yung first time papaawel na magpakita ng ibang bihes. Remember dun sa FPJ's ang Provinciano before? Parang nagpakita rin siya na kunyari ang tinatalakay nila is about sa mga masasamang loob na mga trans something or... O diba parang meron silang tag sa ganun yung... Anong what do you call that, Papa Awel? Sindikato. Ayun. Yung parang may mga sindikatong eksena. So, nag-portray siya as girly-girly. Yes, oo. Ano, sa babaeng-babae siya doon. Yes, kasama cute sila niya. Tao Reyes. Oo. At ang The Late Chocolate, di ba, nandun pa dati. Oh, Meme Vice. Yes. Doon makikita ang kanyang versatility as an actor. Correct. As an artist. Yes, di ba? At true. Saka as director. Pero ang hirap nun, nakasuot babae ka, tapos tuturuan mo ng stunt pati. Pati daw kasi mga stunt siya ang nagbablakik, nagdirect niya eh, kung paano yung approach, lalo na nasa alagaan niya pa yung babaeng artista kung paano, at syempre yung sarili niya dapat in character niya. Kaya Tanggol, Coco Martin, we're so proud of you, Coco Martin. Alam mo, okay lang naman kami, Kuya Coco, kung kukunin mo kami ni Papa Awel, kahit cameo lang kami, no? Yun. Mga 2 days. Yes. Oh. Yung si Jayo po yung bubugbugin nyo, yung talagang laspag-laspag. Iwasan nyo lang po ang bagong gawang mata. Walang gawang mata. Nails. Nails lang ako. Hindi ako nagpapagawa ng eyes. Natural to. I got it from my mom. Wow! Tapos magnakita mo, hindi nakamukha yung mom. Ha? Mom mo yan? Charing. Nako, eto. Exclusivo, mga kaserbisyo. At sa lahat ng mga nakatutok gabi-gabi sa showbiz sidelines, hindi natin papayagan matapos ang ating linggo on a Friday evening na wala tayong exclusive na panayam kay Andrea Brillantes. Nako, eto papaawel. Sa nakunood at nakikinig, makinig mabuti, panoorin niyo po at tingnan ang napakagandang mukha ng batang ite. Agad-agad, Andrea Brillantes, eksklusibong nakapanayam ng showbiz sidelines. Tanungin natin agad, Andrea Brillantes, kwento mo naman sa amin ni Papa Awel at sa lahat ng mga kaserbisyo natin, kung ano nga ba ang mga naging experiences mo buong araw. Kasi nakita namin mula kayo ng umaga, very busy ka promoting High Street, ang pagkatapos maya-maya lamang. Kaya naman, Blight, ikwento mo. Nag-enjoy ako actually. Naging guest na ako, nag-games na ako, naging
news anchor pa ako. Parang ang dami kong naging ganap today. Dami ko naging role today. At ang saya ko. Tsaka ang saya kasi pinapromote ko yung finale. Yung last episode ng High Street. I feel so fulfilled. Yun ang best way to explain kung ano nararamdaman ko ngayon. Grabe, papaawal mga kaservisyo. Nakakwentuhan ko ang staff na kasama niya, mm-hmm. ang High Street promo team. Uh-huh. Kwento nila, parang 7 a.m. pa lang, Gina G, game wow. na game daw si Andrea, doing promotions for this series, yes. kung saan siya talaga ang title role, oh, diba? Oh. From senior high. Mm-hmm. Siyempre, agad-agad, tinanong din natin si Blight. Sabi natin, since na malapit na itong finale, maya-maya lamang, 9:30 mapanood natin, ano para sa'yo, Andrea, ang pinaka memorable bilang isang actress sa ginawa mo dito sa teleseryeng ito. Blight! Pinaka-memorable. For High Street lang, hindi ba di senior? Pwedeng senior yan. Okay, for senior high, naalala ko nung kine-create ko yung dalawang twins pa, inaaral ko kung sino yung lefty, sino yung right-handed, sino yung ganito, ganyan. Like, nung kine-create ko sila, nung ginawa ko sila ng board, isa siguro yun sa pinaka-memorable for me kasi talagang parang crinaft ko sila. Inaaral ko talaga sila, nag-research ako, tapos biglang napanood ko sila. Tapos wala, masaya naman ako. Masaya ako kasi parang tinanggap sila ng mga viewers natin ng buong buo. So I'm very thankful for that. Siguro sa High Street, pinaka-memorable kong memory. Tama, di ba? Pinaka-memorable. Pinaka-memorable. Pinaka-memorable kong memory yung nasa hospital, tas first time kong nakita at nabuhat yung baby sister ko na si Baby Star. Kasi parang totoo talaga yung eksena na yun for me. Grabe talaga, iyak ako nang iyak nung may nakita akong baby. Kasi bunso ako eh. So never ko yun na-experience yung meron akong kapatid na baby. So grabe yung iyak ko nun. At syempre, ayan, ang mga pinaka-memorable na ganap ni Andrea Brillantes while doing senior high and High Street. Fairness, no? Pati yung pagiging kaliwete, mm-hmm. dun sa senior high sa Kambal, diba? Talagang makita mo yung growth niya bilang artista. Diba? Mm-hmm. Nasubebe natin as a child star, tapos ngayon gumaganap na siya ng mga iba't ibang karakter. Pero knowing Andrea, papaawal, mga kaservisyo, meron siya bilang artista na may mga bagay na gusto siyang maging input doon sa isang proyektong ginagawa niya. I remember dati, gusto niya ng parang red hair for a book to of pangako sa'yo. Tapos nung binigay sa kanya yung creative team, tuwan-tuwa siya. So dito, sabi ko kay Blight, tanong nga natin kay Andrea, kung siya ba bilang lead actress, nabigyan siya ng freedom to collaborate pagdating sa looks niya, sa mga eksena, pwede ba itong gawin or nagawa ba niya ito? Andrea, ano ang sagot? Yes, sobra. At sobrang thankful ko sa buong team ng senior high at ng High Street kasi binigyan talaga nila ako ng freedom talaga na mag-suggest sa looks niya o kaya sa mga eksena. Very collaborative si Direk Onat and si Direk Lino, si Direk Andoy, lahat sila. Lahat sila talaga binibigyan kami ng choice bilang mga actors. Pero syempre bilang actor, mas nakikinig pa rin kami sa mga mas marurunong, which is yung talagang director namin, yung mga stylist talaga namin. Pero yun, thankful ako kasi hinahayaan nila kami na i-express yung mga gusto namin at feeling namin. Kasi bilang actor, syempre kami yung inaral namin ng buong buo yung character namin. So in a way, kilala din namin sila. So minsan sinasabi namin na feeling ko ito yung sasabihin ng character ko. And very collaborative naman yung directors namin. Thank you, Blight, for answering that question. Up next, syempre, nasagot na ng ibang mga co-stars ni Andrea sa High Street kung kanino sila pinaka naging close. Si Andrea kaya, kanino naman pinaka naging malapit while doing the series? Blight! Ma'am Angel and Papakian and Ate Inka. The Pineda Squad, the Pineda Team. Kami talaga yung feeling ko pinaka naging solid dito. Kasi yung iba dun, kilala ko na dati pa eh. Ito yung parang nagka-create talaga ako ng bagong connection. Parang bagong friends ko. Bagong family. Ganun.
Yes, new friends and new connections at bagong family ni Andrea Brillantes. Syempre naman, gusto nating malaman sa lead star ng High Street kung ano naman yung masasabi niyang pinakaaral na napulot niya while portraying her character and doing this series. Blight? You can't protect everyone else if you don't protect yourself first. Siguro isa yun sa mga natutunan ko kay Sky, lalo na dito sa finale na to. And there are things, seasons that really need to end for us to begin again. And may mga bagay talagang matatapos, mawawala for the greater good. And that's just life. Tulad ni Sky, laban lang ng laban. Perfect! Laban lang ng laban. Ganon din yan sa buhay, Papa Awel, di ba? Mm-hmm. Kahit sa normal na mga tao, kapag tayo nadadapa, walang ibang dapat gawin kung hindi ipahinga at unti-unting bumangon. Ganon. Mm-hmm. Ito naman, syempre, Blight, dahil nga mamaya, mapapanood at masasaksihan na ng mga kaserbisyo, kapamilya natin, ang finale ng High Street. Anong gusto mong message sa lahat ng mga sumubaybay sa inyong series? Siyempre, maraming salamat po. Una sa lahat, salamat kung sinubaybayan niyo po ang High Street nung senior high pa lang at senior high hanggang High Street. Thank you so much. Sana po hindi na kami nakapagbigay ng ligaya at entertainment sa inyo. Sana meron din po kayong naibaon na mga aral galing sa show na to. Whether Gen Z ka, kung yung story mo ay isa sa mga natakel namin dito sa show or kung parent ka. At sana po mas nagbukas yung puso at isip natin sa mga bagay na nagsastruggle tayo pero hindi pa natin kaya pag-usapan. So, sana po nakatulong itong show na ito para sa inyong lahat. Maraming salamat, Northfordians. Thank you. Okay. 9:22 ang oras, konti na lang 9:30 na finale na, Blight. Take it away, invite our kaservisyo. Yes, guys, in a bit, mapapanood yun na ang final episode ng High Street. So, please, watch it kasi magsisisi kayo kapag hindi nyo ito pinanood hanggang sa dulo, hanggang sa huli. Kaya panoorin nyo na ang Final Destination kasi meron kayong mga dapat abangan. High Street, 9:30 PM sa I1 TFC, sa A to Z, Kapamilya Online Live at TV5. Bye! Ay nako, ano kaya ang dapat abangan na sinasabi ni Andrea Brillantes, Papa Awel? Una sa lahat, maraming salamat sa mga kaibigan natin mula sa Dreamscape, sa High Street Promo Team, sila Chi Bautista. Thank you so much, Nak, for helping us to have this exclusive interview na ma-airin natin tonight sa programa. Ayan. Congratulations. Nakakatuwa noon, bawat tanong mo, sinasagot niya talaga kagad. Diretso. Diba? Pagkatanong, ganda, sagot na rin siya. Yes. Tsaka lahat ng sagot ni Blight ay clear and blight. So, clap. Bright. Na. Bright ba yun? Bright pala yun. Clear and blight. Correct. Ay, bago ang lahat, shoutout muna, nakatutok daw sa atin sina Romulus Mulong Nebre at kay Boss Albert Abet Pilias ng Barangay Guadalupe Nuevo ng Makati City. Mula po ang pabati na yan kay Ma'am Imelda Estereja ng Radyo sa East 30. Baka din daw nanonood from Pampanga si Sosimo Gasmin at lahat po na nanonood sa Teleradyo Service. Lahat naman nakikinig at kami po ang background ng oras 9:24. Sa ating pagbabalik, mapapanood, mapapakinggan na po natin ang exclusive na panayam kasama ang Dong Pat, ang ating mga PBB Gen 11 latest evictee dito lang sa ating programa. Ito ang Showbiz Sideline! Showbiz! Showbiz Sideline! Sideline! Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo CIS 30. Ang oras, 9:25
9:27 sa buong kapuloan ng Pilipinas, kayo pa rin po ay nakatutok sa radyo sa 630 Teleradyo Serbisyo. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho. Kasama rin po ang the ever lovable, Papa Awel Paz. Alam nyo mga kaserbisyo, grabacious to the maximum levelacious sa mga bisita natin tonight. Ilang araw nyo na pong inabangan, ilang araw nyo na po akong tinatanong kung anong oras, kung saan ba mapapanood, at lahat kayo ay very, very excited. Opo, pwede nyo pong mapakinggan sa ating 630 kHz sa AM band, pwedeng mapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa ating Sky Cable Channel 26, sa 183 local cable channels nationwide, ganun din sa TFC, sa mga kababayan kaserbisyo natin abroad, sa I1 TFC at sa inyong mga Digibox via Prime TV. Yes! Siyempre, ang dami nating platforms na napapanood. Lalo na po, ito na ilang araw niyo po kami message. Ito na sila. Parang special encounter, special engagement ito. Buong pamilya nakatutok na sa kanilang television, sa kanila po mga transistor radio, because nandito na po ang pinaabangan natin na sina Ding Dong Bahan and Patrick Ramirez, ang Dong Pat. Halloween! Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sabi ng mga listeners sa ating Teleradyo Serbisyo YouTube channel, Evic Radyo 630 ang tagal. Sobra! Ito na po, ayan na po sila. Pero unang-una sa lahat, welcome to the program. At kamusta anong feeling ninyo na right after your Pinoy Big Brother journey, now you're back dito sa outside world? Well, very happy dahil nakakakita na kami ng mga tao, nakakain na kami. Bakit din naman yung kasama nyo doon? Hindi po, I mean, other than housemates na kasama namin doon. And syempre, nakabanding na namin yung families namin. Yes. And even our dogs, so... Mm. Yeah. Yes. Happy na dahil wala nang violation sa bahay. balik na kayo sa outside world. Yes, okay. Pero kamusta naman, paglabas nyo, now that you're having this kind of yung attention, of course, diba? Pero parang sanay naman kayo. Kasi diba before, mga nagsosocial media content creators din kayo. Yes. Well, iba pa rin po kasi yung experience pag pumasok po kayo sa bahay. Then, paglabas po, iba po kasi yung tanggap po ng tao. So, nakaka-overwhelm. And, syempre, flattered din po kami sa pagmamahal at support ang binigay po nila sa amin. Oo. And it's another lens sa amin na despite na nakapag social media na kami, iba pa rin yung national TV. So, maraming na-introduce sa amin na new people also, and we're very grateful na makilala din sila. Correct. Yes. How would you compare your experiences na nakuha ninyo sa loob ng bahay ni Kuya compared dung nagsosocial media live streaming kayo? Kasi di ba yung engagement ninyo, real time, for example, at nakikita nyo talaga na dinedare pa kayo, at yung mga memorable experiences sa loob ng bahay ni Kuya. Ano po, sa loob po kasi ng bahay, kahit may mga challenges po kaming ginagawa. Ano po malaking bagay din po yung wala po kayong social media. Dahil, yun po, nakakapag-focus po kayo sa task na ibinibigay. And, yun din po, somehow nakatulong po yun dahil hindi po kami na-aapektuhan sa kung anong pong sinasabi ng mga tao po sa labas. And yung experience kasi sa loob, feeling namin nasa resort lang kami na parang... May okay, pool, Airbnb. Parang staycation lang namin. So, wala kaming nakikitang any negative sa feedback ng social media. So, mas na-enjoy namin siya. So, ano din siya, it's a different kind of experience talaga while we are inside in the PBB house. So, bago ito para sa inyo. Yes. This is something new. Question, gaano, diba, tama naman ako, diba? You guys are in a relationship? Yes po. Gaano na kayo katagal na in a relationship dalawa? Like, before entering the house pa? Ikaw na. Officially, 4 months. Pero yung... Ay, bago lang? Opo. Pero yung building ng relationship, it took us 1 year naming binild talaga. Ay, ang ganda nun, hindi sila nagmadali. Kasi di ba uso ngayon yung konting chat-chat tapos yeah, parang feeling nyo kayo na, ano, situationship, yeah, di ba, yung ganun. Pero kayo, 1 year yung building tapos official, 4 months na kayo. Actually, 5 months na sa September. Ay, oh, advanced!
Thank you. This calls for a celebration. Pa fireworks. Oh, yeah. Wala ka. Oh, ina sa studio. Ako, I'm really very interested to know. Kasi alam niyo, sa site. Sa society kasi natin, di ba? Basically, ano pa rin tayo? Conservative pa rin. Meron pa rin tumututol sa ganitong situationship, di ba? Pero kayo, parang naging pambansang tagapagbukas kayo ng ganitong sitwasyon dahil tinanggap agad kayo, niyakap kayo, pinapasok kayo sa mga puso at tahanan ng bawat Pilipino. Lalo na pumasok kayo sa bahay ni Kuya, mas lumawak pa. Ano yung pakiramdam? In-expect nyo ba na ganun kayo? Kasi, alam ko, kahit kayo noon, naalangan kayo, paano kaya tatanggapin ng parents natin? Kasi eh, mas diba sinanggap kayo pag-usga ng buong Pilipinas. Sobrang diba? Oo. Unang-una, mahirap talaga siya gawa ng, it's a national TV. Mm-hmm. Pero yung vibe namin kasi sa loob, parang, we're doing it na nagbabahibahayan lang kami. Mm-hmm. And then, nung ito na, lumabas na kami and merong mga taong tumanggap sa amin, especially mga mommy, mga OFWs. Parang iba yung acceptance and love na na-experience namin even right now. Tapos maraming mga babae, even nga mga boyfriend na nakikita namin sa social media na yung hetero talaga, pero yung boyfriend nila affected nung lumabas din kami. So maybe yung pagiging eye-opener din nung pagpasok namin sa bahay, it's not just a challenge but also a responsibility. Pero commitment namin is to really inspire the people na nanonood naman sa amin. Ang brainy na. Yun ang kinakatuwa. I was about to say that. Nakakatuwa. Kagaya na sasabi ko, how you speak out your mind, ibang-iba eh. Tapos alam mong napaka-sincere, very careful ka dun it sa mga sasabi. It all comes from the heart eh. Oh, ano wow, ba? Diba, that's, somehow that's very true. When you speak from your heart, that's really different, di ba? Yung sincerity nandun eh. Kaya siguro kayo minahal at mas minahal ng inyong tagahanga nung wala pa kayo sa bahay ni Kuya. Lalo pa, more so ngayon, di ba? Pero kayo sa sarili nyo, na-observe nyo rin siguro ito. Kunwari, kahit kami, kunwari pag on-cam kami, pag nasa ibang studio kami or pag gagawa kami ng pelikula, iba yung kaaming, teka, paano ba ako? Nag-a-adjust. Ano yung nag-a-adjust? Yes. Paano kayo, if there is such a thing na adjustment sa inyo, paano yung transition ninyo from simpleng, uy, cellphone, kumakain kayo ng chicken, no? Tapos may magre-request, uy, ano mo daw, ganyan-ganyan, to national TV, tapos celebrity na kagad kayo. Paano yun yung tinanggap yun? Paano yung transition? Meron bang challenge? Meron ba yung bigla ka na nagulat? Uy, are we ready? Was there even a point na, naduwag ako? Parang ayoko na. I'll go. Well, meron po. Kasi mahirap po talaga siya. Pero outside PBB po, ano po kasi kami, like, ako po personally, mahilig po ako mag-video, gumawa ng content. Tapos, yun pa yung nag-out po kami sa public. I mean, gustong-gusto ko po yung sineshare yung love story namin. Mm-hmm. Kasi, ano po eh, lagi pong sinasabi sa kanya na wala naman pong masamang magmahal. As long as na mabuti ka sa kapwa mo, wala kang tinatapang ibang tao pa. Bakit natin ililimit yung sarili nating magmahal? Parang ganun. Tapos yun po, yung transition po, going sa PBB, challenging po siya. Kasi, ano po eh, like, yun nga po, walang sockmed and maraming limitations po. So, kailangan din po namin mag-adjust kasi nasa national TV po kami. So, ayaw naman po namin maging like yung example ng LGBT na yun po. Kasi nga po, dito po sa Philippines, hindi pa naman po totally tanggap. So, careful din po kami sa mga actions na ginagawa po namin. Totoo, di ba? Bongga. Pero natakot kayo, di ba? Kasi syempre, kahit hindi naman sa PBB eh, kahit naman hindi sa loob ng bahay ni Kuya, di ba? Kahit sa ibang, kung saan ka mang larangan, di ba? Basta sa Pilipinas, sabi ko nga kanina, marami-rami talaga ang very judgmental, lalo na sa mundo ng social media, di ba? Natakot kayo kasi syempre, that's the ano eh, ang kwento ng totoong buhay, ang teleserye ng totoong buhay, di ba? Ang Pinoy Big Brother. Natakot kayo na baka mamaya magkakilan, yung may mga bagay pa lang, hindi pa pala kayo alam sa isa't isa, dun yun na-discover, tapos maging hudyat ng ano, ng awayan, mga ganun. As mag-partner, ha? As mag-partner. Well, nung una po, yes, kasi po, kilala po namin isa't isa eh. Alam po namin yung strength and weaknesses. Yes, yung mga flaws namin. Mm-hmm. And yun din naman po yung minahal namin sa isa't isa kasi hindi naman po kami perfect. So, yun po. Siguro, mas naging protective po ako, lalo po sa kanya. Sorry to cut you. Ang ganda-ganda lang nung dahil alam namin at kilala namin ng isa't isa yung flaws, yung mga ganyan. Makinig! Oh, that reminds me, nakalibot ako mag-floss kanina. Iba yun! Then
Mental Plus yung okay. That's my flaw. Sorry to cut you. Sobrang sarap lang pakinggan. Alam mo, kung may mga parents, may mga tito at tita, lolo at lola na nakinig sa atin, this is something new to them. Diba yung gantong klase ng story, bago sa kanila ito. And then going back, nakilala nyo naman ang isa't isa. Ayun po, parang pero, nung una, natakot. Pero sabi po namin sa isa't isa, maswerte po kami kasi yung magulang po namin, talagang tinanggap po kami at pinalaki po kami ng mabuting tao. So, bakit po kami matatakot kung yung family naman po namin is tanggap po kami? Grabe naman ang titigan habang nag-a-a-a ng partner. Talagang sana the connection there. And siguro po, ang isa lang naman pong kinatakot namin, maybe our parents po not ready na makareceive ng hate comments towards us. Kasi kung kami lang naman din po yung tatanungin, we're very strong and we can parang accept yung mga ganong comments, but not our, maybe not our parents. So yun lang yung inaalangan namin, baka takot naman talaga silang mabully kami. So yeah. Ako, ito kasi yung naglalaro sa isip ko ngayon. Para to sa lahat na nag-aspire noon at maraming taon na mapunta sa Pinoy Big Brother house, karamihan, if not 100%, papasok sila sa bahay ni Kuya dahil gusto mag-artista. Gusto nila magkaroon ng career. Kayo, nung pumasok ba kayo, yun din intention ninyo. Pero nung nasa loob kayo at lumabas na kayo, ano yung major realization nyo? Ano ang bahay ni Kuya para sa inyo? Okay. Time starts now. Ay! Nawalan ba? Kasi para ma-realize din ng mga tao na ngayon umaasa pa, bakit ako nakapasok ng bahay ni Kuya? And they might learn from you. From your learnings din, di ba? PBB is not all about artista search kasi. And nagkakataon lang na maybe yung hinahanap na character, yun yung nagkiklik sa masa. Pero yung moment na sabihin na mag-aartista lang, actually, kung may mga babalikan din mga clips doon in moments doon, we always ask the housemates, parang ano bang dream mo for this? Do you really want to be an artist? And kung ang focus mo lang kasi is to really enter showbiz, parang, for me, personally, ang babaw lang nun kasi PBB is a reality show. It's not a charity show na dapat you will be nice para people will love you. Kasi nga ang Pinoy Big Brother, hindi Pinoy Big Best Friend. So, yun lang yung pinaka, parang best description para sa mga tao maybe na they really want to enter and it can be a big stepping stone for them. Pero PBB is not all about, di ba, getting to know sino yung next big stars. Nagkakataon lang kasi not even all the big winners are best actresses and actors in the industry. So, nagkakataon na maybe yung minamahal sa amin is really the personality, the character, how we interact with our fans and the people. So, And we deserve to hear that kind of answer. Kasi hindi lahat, di ba? Because not everybody can answer the question na correct, based on their experiences correct inside the house. Yung we realization can give comments, opinions, but of course, diba, wala naman tayo dun sa kanilang mga paa. We're not in their shoes to answer. Wow. Yun naman. Yun naman. Charek, bring niyan din. Kailangan mo medal. Yes, baka sabihin nila, ano to? Oh, ikaw, Patrick. Patrick! Iba! For me, yun nga po, tama po yung sinabi niya na hindi lang po sa pag-artista umiikot yung PBB. Kasi po, pag ang goal mo lang po is mag-artista, parang malilimit din po ilabas yung ugali mo sa loob ng bahay. Kasi, syempre, ang PBB, dapat po talaga magpakatotoo ka. So, pag ang goal mo lang is mag-artista, parang somehow, hindi mo papakita yung buong ikaw. Pero kami po kasi, ang gusto po talaga namin is to inspire people po talaga. Especially sa community. Kasi po, marami pong kagaya namin na takot pa rin po ipakita kung paano magmahal. Kasi po, sa Espanya, marami nag-holding. Pero well, yung mga nakikita po namin ngayon, konti, pero unti-unti nagkakaroon. Kaya, pero good thing kasi, diba, you, both of you, naging parang example kayo na hindi naman dahil kami ay in a relationship, ganito, ganyan, na mga komento nyong hindi magaganda, diba? Meron kaming mga gustong gawin sa buhay, mga gustong patunayan sa buhay din. And love has no gender naman talaga. Universal diba? And no boundaries, yes, diba? Nabanggit ko ang Espanya sa oras na 9:41.
correct me if I'm wrong, meron kang negosyo, sino sa inyo may business somewhere in Espanya? Kapit bahay ko kasi papawin, meron siyang Only Wings business. Well, ano po siya? Yung pangalan... Mamaya, sasagutin niyo ni Patrick dahil okay. Hindi lang tayo basta-basta more showbiz chika. Meron din tayong mga tips and advices mula sa mga bisita natin sa kani-kanilang mga side hustles. Yes. Sidelines. Yes. 942, kasama pa rin po natin si Dong at si Pat. Dong, Pat, dito lang sa Showbiz Sidelines. Showbiz. Showbiz Sidelines. Sidelines. At Jaiho. Jaiho. Sa Showbiz Sidelines. Ang oras, 9:45 sa buong kapuluan ng Pilipinas, Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho. At syempre, the ever lovable, Papa Awol Paz Ramirez Bahan. Yun to. Ay, hindi mo sila ka-last name. Ay, sorry, naiba niya. Kalok na iba. Hanggang Awol Paz lang. Hanggang Awol Paz lang po pala. Wala pong Ramirez at Bahan. Totoo. Malik ko ba? Sa mga sobrang oras, daming nagpapabate. Totoo. We are reaching almost 1,000 live concurrent viewers on our Teleradyo Serbisyo. Una sa lahat, maraming salamat po sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Iba pa yung mga nakikinig sa kani-kanilang mga transistor radio, sa kani-kanilang mga telebisyon, sa lahat po ng mga platforms kung saan tayo pwedeng mapanood at sabayang mapakinggan din po. Maraming salamat for loving Dong Pat. Yes. Kanina, before we pause for a break sa ating hanging question regarding sa side hustles nila. Before entering as a social media content creator, influencer, and now as part of the PBB Gen 11, nabanggit natin that you guys have businesses also. Meron kayong mga itinayong negosyo. Can you tell us what is it all about? Well, sa akin po, yung negosyo po namin, na mga friends ko po, ano po siya? Chicken wings po siya. Tiger wings po yung... Yes. So, may 6 branches na po kami. Meron po sa Sambaloc, sa QC, Timog, sa Panay, then sa Quezon po. Sa QC, BGC. Yeah. Ayun. Kanta. Wala. Kanta, okay. So, you have 6 branches na. Yes. Why chicken wings, di ba? Siyempre, parang aminin naman natin sa mga naging guests natin, di ba? Iba-iba sila. May mga nagtayo ng pet shop, may mga nagtayo ng mga clothing line. Yes. Bakit naman sa chicken wings ang ginawa mong side hustle? Well, kasi po, yung course po namin before ng mga friends ko, HRM po sa UST. Oh. So, during that time, 2016, wala pa pong masyadong wings na nagtatayo. Yes. Kumbaga, paputok pa lang yung buffalo wings. So, naisip po ng isa naming partner na magtayo ng negosyo kasi po, graduate na po siya noon. Then, yun po, sinugal po namin kasi po, nagpaparent din po kami dun sa UST na place. Then, kinausap ko po yung parents ko na kung pwedeng igawin yung dorm sa restaurant. Then, ayun po, tinry lang po namin sa sinugal. So, biglang nag-click po. Parang ilang months lang nag-ROI po yung business plan. Wow! Blessing! Yes. Ganun talaga yung term niya, sinugal. If you'll not take the risk, gaya ng love, hindi mo malalaman kung paano. May dami panalo. Ko lang tinake ng risk. Ayun na nga. Tsaka naubos na. Ilan na yung motor na bilhin mo. Mga ganun, scholarship na, di ba ganyan? Congratulations! Hindi naman. Isa pa lang yung nabili ng motor. Diba? Ito naman, si Congressman Dong. Hindi siya congressman. Ano councilor. Si Lord. Literacy din naman. Ganun. Siyempre may business si Patrick, di ba? Oo. Paano, ikaw ba, na-inspire ka ba niya? Of, you know, kasi siyempre, di ba, Patrick, you're very busy. Maraming friends ko ang nagkwento na parang hands-on ka daw dun sa negosyo mo. Parang bago pa siya nag-BBB, nakwento sa akin mga friends ko. Kasi siyempre, nandito lang ng Espanya, di ba? Oo, nakwento sa akin na ba, uy, si Patrick, mayroon niyan sa social media, content creator din sila, ganyan-ganyan. Tapos, pasok siya sa BBB, ganun. Ikaw ba na-inspire ka sa mga ginagawa niyang negosyo? Are you also thinking of venturing into business then like your partner? Actually po, even before before pa po kami mag-enter ng PBB, it's really our plan to, you know, have business then together. And chicken breast naman yung sa inyo. And nakita ko rin naman yung masipag talaga siya when it comes to that field. And
kung supportive siya sa akin, I'm also supportive dun sa kanya. So, yun, nai-inspire niya ako to be a better. Ay, tama na. Hindi na namin kinakaya yung kasuitan. Oo nga. Supportive siya sa akin. Ganun din naman ako supportive sa kanya. Correct. So, yeah. To wrap up. Uwi tayong luhaan. Talagang, ganun naman. Inspired and plan namin, hopefully in the future, to have business then together. Correct. If pwedeng i-share, meron na kayong mga, for sure na pag-uusapan, di ba, na ito yung mga bet nating gawin together, baka meron na. Parang ano lang, yung konting kwento-kwento lang. Ano po, coffee shop, tapos yung coffee shop, plan po namin na parang may mini exhibit po ng mga paintings ko po, artworks ko, parang ganun po yung aesthetic. Ang galing. So you're into arts, yes, also. You're into coffee na. Dong, you're into coffee naman. Yeah, and actually, may kita naman sa mga clips dun sa loob ng bahay. Kung bago ako ka-nervyoso at saka mabilis magulat. Oh, so correct. It's answers na po kung mahilig ako sa kape. Yes. Correct. Naku, ang caffeine eh, sobrang active niya. Pero na-try mo na, kasi I met one artist dahil mahilig din siya sa kape. Ginamit yung medium, yung coffee mismo, di ba, sa pag-paint. Have you tried that? Yes po. Talaga? Siguro nung, I think high school po ako nung ginawa ko po siya. Very nice. Coffee. Yes. Nakikita ko sa kanila kanina pa, hindi lang sabing hands-on sa business itong si Patrick ng Chicken Wings. Parang wings on din ito. Kasi kita mo kung maka-akbay talaga, di ba? Ganun ang pag-handle niya ng business at ng relationship nila. Yun ang nasa, kita mo, wings on na. Hindi na hands-on. Hindi nakita ng camera. Nakita. Hindi nakita. Paano? Oo. Mag one week pa lang po nakakita. Kalabas sa na-miss! Na-miss mo talaga. Pero aware kayo na hindi lang kayo ang kinikilig sa isa't isa. As in, million-million ang pinapakilig ninyo. Alam mo yung gumaganda yung buhay nila. Pag nalulungkot sila, papanoorin namin yung inyong mga clips. Sabi ng mga comments, kami. Nagpe-prepare na sila for the fifth monthsary. Yes. They're getting ready na daw yung mga fans. Tapos sabi, ipatayo nyo na yan at pupunuin namin yan. Mahilig kami sa kape, sabi ko. Lalaklakin namin. Huwag masyado sa dapitan na, nandun yung branch. Sige na, ayun namin. Ayun na konti, ha? BGC. Magiging na ako ng ano. Copy. Para ano, super tayo sa mga negosyo natin, ano? Para tuloy-tuloy ang side hustles. Pero eto na, syempre hindi lang sa Pilipinas pumapatok ang Dong Pat, di ba? All over the world. All over the world. Sana naman mapanood din natin ang Dong Pat sa ibang bansa. Kung sakali ba nadadali natin sila sa Korea, Taiwan, mga ganun, i-comment nyo nga kung yung mga taga doon, yes, di ba? So, maalay natin, di ba? Kasi kami mga binubuo ng mga fans club, yes, dyan. Yes, Dong Pat Korea, Dong Pat chapter, Taiwan. Korea chapter, Middle East chapter. Okay. Mercury, Neptune, Jupiter, nakikinig chapter. Nakikinig daw sila Mamara, ganyan. Sir Frank. Mga ayan, next week wawala kami. Sorry. Nagpaano sa ere. Diba? Umabsent. Kaloka. Oh, pero syempre, yung mabilisan lang, syempre yung mga hindi pa natin alam at hindi, gustong malaman ng mga audience na dagdag kilig lang naman sa amin. So, kunwari, mabilisan tanong lang, ano yung love language ninyo sa isa't isa? Oy, bakit ka ganyan? Ano gusto nila? Ano gusto nilang mapakinggan? Ang sakit sakit na. Yung, kung pwede nyo hindi. Habang masaya sila. Nag-heart. Kaya ako nag-heart eh. Para, para mapanood niya to. Alam ko yung iba yung hawak mga phone, nagliliparan na, naglalaglagan ng mga phone sa kilig, nagsisigawan na. Yung giving ko po kasi talaga, physical touch. Then okay, yung receiving na gusto ko, quality time. So, kapag gusto kong i-show yung affection ko sa kanya, I'm very touchy. Tapos, ang gusto ko lang na ginagawa niya sa akin, like, magkasama lang kami. May it be on a date or movie together. Yun, magkasama sa bahay, magkasama everyday. So, that's my love language. Oh, eh, ikaw naman, Patrick. Ako po yung giving ko, ano po, acts of service. Ah, paglalabas siya, saka ganun. Gifts din. Wow, gifts. Oh. Mabigay po kahit walang okasyon. Ganun. Especially sa taong ako din eh. Pati yung pamilya na bigyan. Diba? Eto, mabilisang tanong, mabilisang sagot. Sino ang mas? O, oh, ayan. Sino ang mas sweet? Ikaw din. Bata-bata topic. Nah. Parang siya. Siya, okay. For me, siya sweet eh. Oh, magkaiba po kasi. Correct. Oh. Sino ang mas matampuhin? Siya. Ayan. Walang nagkano. Ano? Hindi pwede. Sino mas matampuhin? Mas si Ding Dong. Sino ang mas unang nanunuyo?
Ay. Ako. Oy, ako. Kanya-kanya na talaga. Sino ang mas iyakin? Ayun lang. Ayun na. Ayan na. Ayan na. Ako po. Oh, siya. Sino yung may soft spot? Sino ang mas seloso? Ay. Siya. Siya. Hoy, wala na nakakuha. Parehas kayo lahat ng sagot. De, siya. So, paano yun? Hirap naman kasi ng term na seloso. Kasi hindi mo sinasabi nag-iselos ka. Ay. And speaking of selos, are you aware na kumwari... Na kumanta nito ay... O ano ba? Di ba kayo, kahit paano, dati, normal ito sa mga magkarelasyon, pag may tumingin sa'yo, uy, ba't ka tumitingin doon? Ganun ba? Ay, tinitingnan mo yan. Eh, ngayon, celebrity na kayo. Paano yun? Magsiselos ba kayo sa mga fans? So, marami na nag-chat. Sure. Oo, no. Yung mga ganon. So, how will you handle such situation? Yung para po sa akin, halimbawa may tinitignan, hindi naman po ako ganon. Like, inahayaan ko lang po siya. Kasi before naman po kaming naging magkasama or magkarelasyon, we have career individually and exposed kami publicly. Public service, online creation, online content creator. So, hindi na po bago din sa amin kapag meron kaming makikitang may it be mas attractive or mas good looking or maybe siling tumingin sa amin. So, we can handle naman po yung mga ganun situation. And dapat hindi siya reason para maging away nyo pa together. Sige, ready. Dahil ganyan na, dumog fans na yan. Diba? Totoo. Sa dami nagmamahal sa inyo. Diba yun yun? Ah, sino naman sa inyo ang mas ma-phone? Siya. Pero kayo yung tipo ng mag-partner na yung, di ba merong magpa-partner na ano, walang pakalam sa phone ng partner nila. Basta alam niya yung password. Ay, mga ganun. Yes, mga ganun. Alam niya yung password ng isa't isa. Opo, pero never po namin pinakialaman. Opo, hindi ko po pinapakialaman yung phone. Ha? So si Dong, pinakialaman? Na hindi rin. Ah, okay. Like, lang po na, halimbawa maliligo tapos iwan lang yung phone. Wala pong para mag-invade or something. Oh, sige. Correct. Explain why. Bakit ganun yung thinking niyo pagdating sa part na yon? Ano na nga, hindi porket na hindi ko chine-check, baka mag-message. Nagbanta! Live na live! Okay. Narinig niya, nagbanta sa'yo. Hindi, siguro po dahil may tiwala po ako sa kanya. Kasi po, naniniwala po ako na parang pag lolokohin ka po ng isang tao, lolokohin ka. Kahit gaano po mo po siya i-protect or i-secure kung... Yung intention niya is hindi maganda. Gusto ko malaman ang inyong career plan. Kasi syempre kahit ang mga fans ninyo gustong malaman yan. Dami, meron daw Dong Pat Qatar. Oh, ayan, kita mo. Diba? Meron nga Dong Pat Munti. Ganun. Dong Pat? Oo, sa patang. Diba? Diba, diba yun? Malay mo. Munting lupa? Oo, yung mga... Oh, lugar yan, Munting Lupa. Oh. Ah, okay, tama. Oh, Dong Pat Munti Loob. Yun, ganon, di ba? Oh, ano yun? Ano yung aasahan namin sa Dong Pat? Kasi syempre, ano, as a match, sa namin kayo mas... Paano yung... Paano yun? Paano yun? Sige po. Meron naman po talagang career individually and na-build yung career namin na magkasama. Yes. And the opportunity na binigay sa amin ng social media and the Pinoy Big Brother House. Yes. Hindi yun matutumbasan ng kahit anong spotlight. So kami, kung ano yung dumating po na blessings along the way habang magkasama kami and we're enjoying naman po yung ginagawa namin together. So we'll grab anything na sa tingin namin makakatulong sa amin for us to grow and to be better and have deeper connections po. Siyempre now, di ba, parang mas alam nyo na yung responsibility. Yes. Mas careful na kayo. Di ba kasi siyempre ngayon lahat na nakatingin, nanonood, at ayaw nyong ma-disappoint yung mga fans nyo. Pero siyempre sa mga fans din, sabi nga natin, di ba, nobody's perfect naman. Siyempre lahat naman tayo merong kanya-kanyang mga eksena sa life. Correct. Ganyan, oo. Tsaka yung mga naunang artista na sa inyo, ang naging lesson na tutunan nila, pasensya na sa mga fans, hindi tayo lagi nakadepende kung ano yung gusto ng fans para sa inyo. Kasi yun nakaka-pressure yun. Nakaka-pressure yun. Kaya, katulad nila ng halimbawa. Kagaya ng love nila, ano, free-flowing, hayaan natin na mag-grow genuine, at genuine as you go along or get along. Diba? Kagaya ngayon, ang request nila lahat dito, paulit-ulit, please, bago matapos, mag-kiss naman. Diba? Paano? Kahit na taliradyo ito. Mawawalan po kaming trabaho. Paano po yun? Taliradyo po ito.
Subukan po natin si Mama Jaiho at si Mama Bear. Tutal mo parehong mama. Diba? Oo. We diba? Love you, Mama Bear. Ang dami na ha. Sabi, meron ding Dongpat Kingdom of Saudi Arabia. Correct. Dongpat Thailand. Dongpat Singapore. Ang saya nilang dalawa. Dongpat Abra. Dongpat Japan. Correct. In fairness, di ko mamabasa yung mga names niyo. Pero thank you so much for making this episode very, very fun. Kasi lahat sila papaawil, tumutok talaga at sumubaybay. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaserbisyo. Ayan. Yan. Ang oras 9:59, may mga gusto ba kayong pasalamatan? Gustong i-promote? Take it away? Ay, bago pala yun, papa, bilang mga entrepreneur din naman kayo, may mga business mindset din sila. What's your advice to our kaserbisyo na gusto ring patsukin, tahakin ang pagninegosyo? For me, bago kayong magnegosyo, siguraduhin nyo muna yung pera na ilalabas nyo is willing yung isugal, like willing mawala. Kasi sa negosyo, hindi yan ano eh, one time big time na pag naglabas ka ng pera o sumugal ka, magiging successful agad. So, kailangan mo muna mag-try na mag-try hanggang sa makuha mo yung timpla and mag-work for you. Very nice. Very, very nice. Invite everybody sa inyong mga socials. Lahat ng dapat kayo abangan. Mga gustong pasalamatan, go. Ayan, maraming salamat po sa Kadongpat, yan, sa mga ka-Starfish, and sa mga kapamilya na mga sumusuporta po sa amin sa part ng LGBT na walang sawang magbigay ng pagmamahal po sa amin at pagtanggap. Ayan, grateful po kami dahil sa suporta na pinakita nyo, and yun po, sana po marami po kami na-inspire na mga tao, yan yung kagaya po namin, and ayun po, iniimbitahan po namin kayo na subaybayan pa rin po kami dito sa outside world, and suportahan po ang yung Tiger Wings, yung negosyo po namin dito sa UST, sa Panay, and sa Quezon po. Yes. And syempre sa lahat po ng again, sa Dongpat and all the Starfish, maraming salamat po. Dahil without you guys, hindi naman po kami magpo-proceed kung ano man po yung success and yung love na natatanggap namin dito sa outside world. And like what Patrick said po, continue supporting us through our social media, Patrick Ramirez and Ding Dong Bahan. And of course, continue supporting the remaining housemates of PBB Gen 11. Mapapanood naman po yan sa platforms, of course, ng ABS-CBN. Sa prime time and every weekend. Correct. Yes. Very nice. Congratulations and thank you very much. Sa totoo lang, Patrick and Dong, dinagdagan nyo ng isang kulay pa ang rainbow. Ginagawa nyo siyang walo dahil sa pinapakita nyong good vibes sa amin. Thank you so, gawing mas colorful ang buhay, at ang wish ko po sana sa inyo, hindi po maging hadlang ang career sa patuloy na pagyabong ng inyong pagmamahalan sa isa't isa. Huwag sana ito maging sagabal, kundi magdagdag pa ito ng kulay sa inyong buhay, di ba? Kaya Patrick, kinatanggap mo ba? Hindi nga, kasal ngayon. Thank you very much, ha. Ay, pero Patrick, tinatanggap mo ba si Ding Dong? Ay, gano'n. Puso kong tinatang. Ding Dong, tinatanggap mo ba si Patrick? Hindi na po kailangan tanong yan. Tinatanggap po ng buo. Yes! So, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po ang ninong ng Dongpat. Dito lang po sa Showbiz Sidelines. Papa, I will pass. Have a great weekend. And I love my family. Hashtag love wins, mga kaserbisyo. Kung may ninong, ako naman po ang flower girl ng Dongpat. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsadang inyong mama, Mama Jaiho. Bukas po muli. Ay, sa Monday pa na. Friday naman na ngayon. Ay, sa Sunday po pala, 12:15, bongga ka, Jai. Tutok lang lagi dito sa Radyo 630, Teleradyo Servisyo. Bye! For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.